Bago tayo magsimula kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para wala kang mamiss na mga kwento. At kung magustuhan mo ang kwentong ito, ay pindutin mo na ang like button. Ayun lamang kabayan, at ngayon, simulan na natin ang kwento. Maugong ang balita tungkol sa mga nawawalang mangingisda ng San Martin. Palaisipan sa mga tao roon kung paanong bigla na lamang natatagpuan ang mga bangka at mga kagamitan ng mga mangingisda rito. Ngunit tila mga bulang naglaho ang mga taong sakay ng mga ito. Nasa 7 mangingisda na ang misteryosong naglaho na hanggang ngayon ay hindi pa rin batid ang naging sanhi. Wala namang bagyo o masamang panahon ang dumating magmula nang nawala ang mga mangingisdang pumalaot, kaya imposibleng ito ang dahilan. Malaburing pirata ang mga may gawa nun dahil wala ni isang piraso ng gamit na nawawala sa kanila. Katunayan, pati mga isdang huli nila ay natatagpuan pa ring lulan ng kanilang mga bangka. Alam mo, Nay, mas nakakatakot yung wala tayong kainin kaysa biglang mawala sa dagat. Alam nyo, kaya nawala yung mga mangingisda na yun eh, malamang nag-away-away lang. Hanggang nagtulakan sa tubig. O kaya naman, nag-good time lang yun sa kabilang isla tapos di na nakabalik. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kayang-kaya ko mag-isa. Basta babalik ako. Kaya na sinisiguro ko sa inyo. Sagot ni Ismael sa kanyang ina nang pagbawalan siya nitong pumalaot dahil nga sa sunod-sunod na pagkawala ng mga mangingisda. Hindi may aalis kay Aling Mila na mag-alala sa panahong yun. Lalo pa at nag-iisang anak nila ni Mang Tunying si Ismael. Edad 26 itong si Ismael na siya na ring bumubuhay sa kanyang mga magulang matapos ma-stroke ang kanyang tatay Tunying noong nakaraang taon. Pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay nila Ismael. Ang kanyang ina naman ay hindi na maaaring magtrabaho dahil sa sakit nito sa puso. Kaya ganun na lamang kapursigidong mangisda si Ismael dahil na rin sa kanilang pangangailangan. Isa pa ay may pangarap din ito para sa kanyang mga magulang maging sa magiging pamilya nila sa hinaharap ng kanyang kasintahang si Dayan. Wala ring nakapigil sa pagpalaot ni Ismael. Mag-isa lang ito kung pumalaot. Isa pa, ilang gabi na rin itong pumapalaot, hiwalay sa mga nabalita ang nawawalang mangingisda. Ang problema kasi sa mga mangingisdang yun, pwede naman kasing di masyadong lumayo eh. Lalayo pa. Gusto pang, ay ewan. Sambit ni Ismael na kinakausap ang sarili. Nagsimula ng maghagis ng lambatang binata upang humuli ng mga isda. Lumipas ang napakaraming hagis at ahon ng lambat, ngunit kakarampot at maliliit na isda lamang ang nahuhuli nitong si Ismael. Wala naman ding ibang pumalaot dahil gawa nga ng takot sa mga pangyayari ng mga nakaraan. Nagpasya si Ismael na sumulong pa sa mas malayo upang doon mas maraming mahuli. Hanggang sa mas napalayo na ang binata. Napakadilim sa kalagitnaan dahil natakpan ng makapal na ulap ang maliwanag na buwan. Sa bawat hagis at ahon ni Ismael ay halos kagaya lang din ng nauna niyang kinalagyan. Matumal ang mga isda na kanyang ipinagtaka. Karaniwan kasing kahit hindi ito lumayo ay may mga huli itong malalaki at masagana dahil nga sa gabi naglalabasan ng mga isda. Hanggang napansin ni Ismael ang labis na katahimikan ng dagat. Walang alon, walang hampas ng hangin, parang patay ang dagat. Dismayado ang binata kaya kinuha nito ang sagwan upang sumagwan na lamang pabalik. Dahil sa kanyang pakiwari
ay nagsasayang na lamang ito ng oras. Sa kasalukuyang pagsasagwan ng binata, ay isang kakatuwang pangyayari ang kanyang nasaksihan. Tila naging magalaw ang tubig na parang nililindol ang kalaliman nito. Nakaramdam na ng pangamba ang binata, kaya naman mas binilisan pa nito ang pagsagwan hanggang sa napansin ni Ismael na huminto na sa pag-usad ang kanyang bangka kahit pamalakas itong sumasagwan. Hanggang sa kailaliman ng tubig kung nasaan ang kanyang bangka ay isang higanting mata ang dumilat. Humawi na ang ulap na tumatakip sa maliwanag na buwan, kaya muling suminag ang liwanag nito sa dagat. Bago tayo magpatuloy sa kwento, mga kabayan, ay gusto ko lamang hingin ang inyong konting oras para pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi ka pa nakasubscribe. At ganun din kung hindi ka nag-i-skip ng mga ads, ay maraming salamat sa iyo, kabayan. Ayun lamang. At ngayon, balik na tayo sa kwento. Doon nakita ni Ismael ang isang bangungot na meron ang gabing yun. Mga higanting galamay ng pugita ang nakakapit sa kanyang bangka na pumipigil sa kanyang pag-usad. At sa kanyang harapan ay lumabas mula sa kailaliman ng madilim na dagat ang isang higanting halimaw. Sobrang laki nito na maihahalin tulad sa isang gusaling may 30 palapag. Ang ulo nito ay mukhang isda, ngunit may mga galamay ng pugita ang nasa kanyang bibig. Napakalaki ng mga nagbabagang pula na mga mata nito. Ang kanyang mga kamay ay katulad ng sa palaka na mga mahahabang patulis na mga daliri, kasama ng mga tila galamay at may napakalaking paliktik yon sa kanyang likuran. Ibinuka ng halimaw ang kanyang bibig na itsura ay parang tuka o pangil ng isang pugita. Ito pala ang dahilan ng pagkawala ng mga mangingisda sa kanilang isla. Isang halimaw ang naninirahan sa kailaliman ng dagat na siyang kumukuha ng mga taong walang ibang hangad kundi buhayin ang kanilang pamilya. Naihina sa takot si Ismael hanggang sa akmang dadakmain na ito ng halimaw nang mahawakan ng binata ang kanyang sulo na sa labis na takot ay kanyang naibato sa papalapit na kamay ng nilalang. Umapoy ang maliit na parte ng kamay nito na kaagad nitong inilubog sa tubig at mabilis na hinablot si Ismael at isinamang lumubog sa kailaliman ng tubig. Makalipas ang isang linggo, umutok ang balita tungkol sa mga nawawalang mangingisda, kaya dinayo ng media ang isla ng San Martin. Nagsama rin ng mga ito ng grupo ng mga divers. Bukod pa riyan ay may mga submarine din silang ginamit upang imbestigahan ang paligid ng isla. Sa kanilang pag-iikot sa kailaliman ng tubig na nakapaligid sa isla, ay nakita nila ang kagandahang taglay ng katawang tubig nito. Napakaraming iba't ibang lamang dagat ang naroon. Hanggang sa kanilang natagpuan ang isang higanting kuweba sa kailaliman ng gilid ng isla. Hindi lamang ito isang normal na kuweba. Napakalaki nito at napakadilim. Napakaganda rin ang pagkakaukit nito sa labas na parte. Nagpa siya ang grupo na nakasakay sa submarine na pasukin ang loob ng kuweba upang malaman ang kung anong meron sa loob. Gamit ang napakalakas na liwanag ng ilaw ng submarine, ay tumuloy sila sa loob ng higanting kuweba at doon nila natagpuan ang napakaraming ginto na nakakalat sa bawat sulok
ng loob ng kuweba. Maging ang paligid ng kuweba ay tila gawa na rin sa ginto. Hanggang sa may biglang tila dalawang higanting mga mata ang dumilat. Nagbabaga ang mga ito. Aatras sana ang submarine, ngunit hindi ito umaalis sa kinalalagyan nito na tila may pumipigil. Hanggang sa tuluyan ng muling dumilim sa loob ng higanting kuweba at wala ng submarine at divers ang muling lumutang. Hello mga kabayan, maraming salamat po sa pakikinig sa ating kwento at ngayon po dumako tayo sa ating shoutout portion. Ano? Sa mga nais magpa-shoutout po, mag-comment lamang kayo sa ating mga videos o dito mismo sa video na ito. Okay, gusto ko lamang po i-shoutout sina Efraim Ray Dulay Lodevico, Annalyn Anating, Maria Teresa Galima Mayo, Byrona Sharif, Encuentro Horror Stories, Dimples Yumi, Divina Andana, Maret Caballero, Jaymar Belarmino, Jonah Lin, Eddie Pacana, Angel D, Navi Acherli, Yoli Guintivano, Mama Mia 555, Cheryl Tampos, Makoy TV Vlogs, Mr. and Mrs. Channel. Ayan, shoutout sa atin sa mga kabayan natin sa Canada. No? Ayan, nandun sila, Mr. and Mrs. Channel. Twilight Moon, Shasha Sudario, Debbie Yearn. Uy, Debbie Yearn? Hazel D. Del Mundo, kasama niya nakikinig ang kanyang anak na si Kiel Del Mundo. Ayan, hello po sa inyo. Ayan. Elaine Almera, Appreciated France. Ayan, mga na hindi daw nag-i-skip na mga ads ito. Si Welia Almualias, si Lady Valentina Wrights. Ayan, nag-share din ng kwento sa atin to. Maria Fe Horikiri from Japan ba? Tama. Angelica Salen, si Angelo Del Rosario, ganun din si Criselia Agudes. Ayan. Sa mga nice magpa-shoutout again, comment lang kayo sa ating mga videos at ayan, i-hashtag nyo shoutout. Ayan, o kaya sabihin nyo shoutout naman. Ayan. At special invitation po sa mga channel na ito, no? Iniimbitahan ko kayong makabisita at mag-subscribe sa kanilang channel. Ito yung mga mahuhusay kong kaibigan ito. Sina Pinoy Kilabot at Misteryo. Ayan, i-visit nyo na yan. Pinoy Kilabot at Misteryo. Tignan nyo yung mga klasikong atake. At saka grabe ang sobrang macho ng boses nito ni Sir Kiel, ano? Pinoy Kilabot at Misteryo. At Creepy Pepe Stories. Ayan. Creepy Pepe Stories ni Boss Arian. Napakalupit nito. Grabe. Ito yung mga tropa ko na sana all, diba? Ganito kagaganda ang mga boses. Ayan. So, again, Pinoy Kilabot at Misteryo and Creepy Pepe Stories. Ayan. Ilalagay ko po yung mga link nila sa ano, sa comment section para mas madaling makita. Ayan. At ipipin natin dyan. So, bisitahin nyo and mag-subscribe na kayo sa kanilang mga channel. Okay, so ayun na lang muna ngayon mga kabayan. At kita-kita tayo sa susunod na kwento at sa mga iba pa nating stories dito sa channel. So again, this is Vong Caballero. Nagsasabing, mag-ingat ang lahat. And peace, kabayan. God bless.